Hi everyone, kumusta po kayo? For this video ay i-share ko lang sa inyo kung paano mag-bind ng OKX wallet to BIP account platform. Okay? So all you have to do is punta lang kayo na inyong OKX wallet. Ayan, click lang ninyo yan. Then click assets, click deposit, then pagdating po ninyo dito, kung wala pang lalabas dito na USDT, sa akin po kasi lumabas na yan dahil na-search ko na yan kanina dito sa itaas. So, nakalagay na siya dito sa search history, USDT. So, kung wala pa yan sa inyo, dito nyo sa itaas i-search. For example, i-search natin USDT. Ayan po. Then, i-click nyo lang itong USDT. Ayan, ganyan. Then, pagdating dito, ang pipiliin po ninyo dito ay itong USDT TRC20. Itong mga sa ibaba, huwag nyo na po pakialaman yan. Iwasan nyo na po yan. Itong nasa unahan lang po ang ikiklik natin. Okay? Ayan. Then, pagdating naman po dito, huwag natin kakalimutan na iklik itong SIB QR code. Importante po ito. So, una natin i-click po yan, ha. Ayan. Then, pagkatapos nyan i-click, ito namang ating wallet address sa OKX. Ito po yon. So, i-click natin itong copy address. Okay? Yan po. Ayan. Copied na siya. Then, pagkatapos nyan ay back lang kayo at pumunta na kayo sa inyong BIP account. Ayan po. I-click lang ninyo yan. Ayan. So, pagdating dito sa pinaka-home screen ni BIP platform, i-click po ninyo itong My Profile. Ayan. Then, scroll down lang po at hanapin ninyo itong Card Management. Ayan. Click po ninyo yan. Dito, click. Ayan. Pagdating po dito, ang i-click po natin dito ay itong Add Bank Card. Ito po, itong plus sign. Yan lang po ang i-click natin. Ayan. Then, pagdating dito, ang nakalagay na dyan, USDT na po siya, automatic na kasi wala namang ibang choice. Ayan po, USDT lang po talaga siya nakalagay. So, USDT lang talaga yan siya. And then, dito naman sa receiving address, please enter. Okay? So, kanina, yung kinapi natin sa OKX wallet, yun na po yung receiving address na yon, yung wallet address. Diin na nyo, long press po ang tawag dyan. Then, i-click ninyo itong paste para ma-paste po yung wallet address ng OKX natin kanina. Okay po? Ayan po, tatandaan nyo, yung last number is 4P at saka pinakauna, TKP. Yan po palagi ang tatandaan natin kasi mahirap na magkakamali. Okay? Then, dito naman sa chain name, i-click lang po ninyo itong arrow na nasa gilid. Ayan. Ayan. Then, ang pipiliin ninyo ay itong pinakauna, TRC20. Huwag nyo na po pakilaman itong ERC20. Hindi po kasali yan. TRC20 lamang po natin i-click. So, i-click natin itong box. Ayan po. Then, pagdating naman dito, receipt code. Then, upload coin receipt code. Okay?
So ano po ba yan? Yan po yung kinakopy natin kanina na save QR code. Okay? Yun po yung i-upload natin dito. So i-click lang natin ito. Ayan, then click nyo ang files. Ayan. Then kung mapapansin natin dito na yung ating kinopy kanina, ito. Ayan. I-click lang din nyo yan, then successful operation siya. Then pagkatapos niyan, pagka wala na kayong babaguhin, so i-click nyo na po itong okay. Ayan. Ayan, kung mapapansin ninyo, mapapansin po natin, nakabind na po siya. Ayan na po, RS4 ang pinakadulo ng aking wallet address. So that's it. We're done binding our OKX on BF. So yun lang po, and maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Renonon. Bye-bye. God bless to all of us.